Ayan. Ang tagal na nating hindi nakatapak dito sa area na to, guys. Nung huling tapak natin dito sa area na to, parang namumulot pa tayo ng basura. Okay, puro burak. So ayan, guys, ayan. Close encounter. Ayan, grabe, kinalawang agad. Ganun ang tubig alat, ano? Tubig dagat. Iikot yan para magbuhagag yung buhangin. And then, hihigupin siya pataas dito. Hihigupin doon. Hanggang ilalabas sa kabilang end ng pipe. Okay? What's up, guys? Papa Pao here. Purong pagmamahal! Dito tayo ngayon sa Baywalk Manila Bay to give you updates kung ano na bang nangyari dito. Today is May 4, 2019. 6:30 in the morning. Good morning. And yes, from here we'll see some updates. Then we'll go straight ahead to Baseco Beach. Kaya naman natin kung ano nangyari doon. And yes, to celebrate yung operation na nangyayari ngayon dito, especially with this Water Master dredging equipment na nakita nga natin noong Thursday. Kung paano siya nag-operate, paano siya nag-work, is mamimigay tayo ng Jollibee Burger Steak mamaya sa Baseco Beach para sa ating mga MMDA, sa mga volunteers. Okay? So, yes! Let's go, guys! Unlike sa mga nakaugilahan natin na gawin, nagsisimula tayo sa Manila Airport. Ngayon, dito na tayo magsisimula sa mismong US Embassy site, dito sa may mismong nangyayari dredging. Try natin pumasok kasi wala namang operation, feeling ko. So, pag ganyan wala operation, hindi naman tayo masyadong pinagbabawalan kasi hindi man delikado. Pero, pag may operation na nangyayari, doon medyo mahigpit kasi nga for security and safety purposes, syempre naman, di ba? So from here, kung makikita nyo, sarado siya. Ayan. Paalam tayo sa DPWH sa pasok tayo. So gusto ko lang kayo i-update ulit, ano? Yung Water Master natin, multi-purpose dredging equipment siya. And marami siyang accessory na iba-iba. Like this one. Meron siyang parang yung excavator na regular. And ito yung mismong nakakabit ngayon dun sa dinesting or dinemo last time noong Thursday. Ayan. So kung makikita nyo, guys, ayan o, yung mga ano siya, yung mga spikes siya, mag-i-spin siyang ganyan. Pag-spin niya, mag-aangatan yung mga buhangin, sisipin ngayon papunta dun sa pipe hanggang ibuga niya palabas. Okay? Dito naman naka-imbak yung mga gasolina para sa mga excavator, sa mga equipment na ginagamit nila. So, from here, sisipsipin, paakyat yung gasolina pag magre-refill na siya ng gas. So, meron sa atin nag-comment na bakit hindi nilang gumamit ng bangka papunta sa daungan para dire-diretso yung trabaho. Sa ngayon, hindi ko masasagot, pero tatry natin tanungin yung DPWH pag merong operation. Ano. Pero siguro katulad kasi nito, makikita natin, yung mga Water Master, nakadaong sila ngayon, nakapark sila lahat. So, kumbaga, regularly naman sila na dumadaong talaga. So, may time sila para mag-refill ng gasoline nila. Okay? Tapos, dito naman,
makikita natin na even ito matagal na to nandito eh. This is for the amphibious excavator. So meron din siyang gantong accessory na parang ano, lagi ko nakakalimutan yung tawag dito. Parang ano siya, parang pansipet, okay? So makikita nyo guys, etong mga pipe na to is actually parang rubber siya, parang rubber material. So ito yung gagamitin para linyahan yung mga water master na pag sumipsip siya ng buhangin, ilalabas niya dito na banda, sa shore na. Tapos from shore, kukunin siya ng amphibious excavator para i-load sa mga truck na magta-transfer sa kung saan-saan. Yes! Dito guys, eto hindi ko alam to. Parang mga slab ng rubber din to eh. Pero hindi ko alam kung para saan naman tong mga to. Tapos yun yung mga gulong na nakuha dati pa. Ayan, tapos silipin na natin kung ano na itsura ng mismong dito sa side na to, sa US Embassy. Let's go Paseco! Guys, kung makikita natin, ang laki ng pinagbago na nangyari dito na nung simula, nasimulan yung dredging ano. Malinaw na yung tubig dito. Tinanggal yung mga bato doon sa gilid. Tapos, totally wala na yung burak. Burak ng basura to. Nung mga dating nagdadampot pa tayo, nung mga first to fifth Saturday ng Manila Bay Rehabilitation. Daman eh. Actually guys, oh, tignan nyo, puro lang siya tahong, shell, tapos puro basura. Mas okay sana to dapat, tanggalin na lang yung pinaka-tahabahaw na layer mo. Puro basura. Para sa bayan yan. So yun na itsura niya ngayon guys. Okay guys, titigan natin ano, para mas makita nyo yung itsura ng tubig dito. Grabe, ayan yung mga shell na yan. Yan yung nagpapaputi daw ng buhangin, kaya nagiging white sand. Pag nagdurog siya, tapos nagmix sa mga buhang. So makikita natin dito, dun sa amoy ng tubig, wala siyang amoy. Wala. Tapos malinaw. Ayan, isusum natin yan. Malinaw siya. Ayan, yan ang itsura ngayon ito ng US Embassy Area, Manila Bay. Check. Alam nyo ba guys, hindi baho ng tubig yung naaamoy ko dito ngayon, kundi amoy alak, amoy chiko. Malamang may mga nagiinuman dyan sa gabi, sa labas. So makikita natin dito, ayan na, nakapark ngayon yung ating mga water master. Ayan, katulad nga nung sabi ko last time, meron siyang ano, meron siyang propeller. Hirap lang siyang dumaong sa tubig, pero once na nakapasok na siya, na-reach niya na yung water, mas mobilized na siya, mas madali siya makamove. Gawa nung meron siyang propeller. Okay, unlike yung mga excavator na amphibious, ginagamit niya lang yung, pag nasa tubig na siya, ginagamit niya lang pantungkod yung kanyang, parang ano ba tawag doon? Yung pangkalaykay niya. Okay, so yan, papakita ko sa inyo malapitan, ano itsura nitong mga to, ngayong nandito tayo ngayon, naka-access tayo. Nung dinemo siya, dyan lumalabas yung buhangin. And kung nakikita nyo yung pipe na yan, dito siya nanggaling, pinipsip, dun papasok dun. Okay?
So, punta pa tayo doon, guys. Sige natin ko ng update dito sa Baywalk Manila Bay. Let's go, guys. Sisilipin natin kung paano yung ginagamit ng Water Master. Grabe, ano nung sand ng Manila Bay? Pinong-pino. Ayan. Ang tagal na nating hindi nakatapak dito sa area na to, guys. Nung huling tapak natin dito sa area na to, parang namumulot pa tayo ng basura. Okay, puro burak. So ayan, guys, ayan. Close encounter. Ayan, grabe kinalawang agad, gano'n ang tubig alat, tubig dagat. Iikot yan. Para magbuhagag yung buhangin, and then, hihigupin siya pataas dito. Hihigupin doon. Hanggang ilalabas sa kabilang end ng pipe. Okay? Okay, guys, ito. Yung mahaba na yan, yan yung paa niya na parang tipaklong. Kung nakita niyo turn on Thursday, parang siyang ganun-ganon. Kasi pag nandun na siya sa laot or sa tubig, bababa yan ng max para naka-stable na siya. Kasabay ng bilog na yun, yun yung stabilizer niya. So bababa rin yan, parang nakasampa na siya pag nandun na siya mismo sa tubig. Okay? So tingnan ba natin ganapan dito sa Baywalk Manila Bay. Alright! Andito naman makikita natin, kaya nga tulad nga nung sabi ko last time, marami accessory ang Water Master dredging equipment natin. Gawa ng it's a multi-purpose dredging equipment. So katulad nyo ito, pagka medyo mabato, yung kailangan niyang sipsipan ng buhangin, ito yung ginagamit. Okay? So para pag kinalay kayo siyang ganun, tanggal mga bato, yung mag-aangatan is yung mga buhangin na sipsipin. Okay? And then may pipes. Tapos, 1, 2, 3, 4. 4 amphibious excavator. And then, 1 hindi amphibious. And isang bulldozer doon. Excavator din. Na maliit. Tapos, banda doon sa kabilang side. Boss, morning. Kabilang side, meron din excavator doon. Hindi amphibious. Yun yung mga naghahakot. Pagka na lagay na sampa na yung buhangin sa daungan dito sa seawall. Okay? So, tingin lang tayo dito sa loob hanggat wala namang operation. So, tignan natin yung mga kaganapan dito. Ano pwede mga updates yung makikita natin. Ayan. Makikita natin dito na meron kakaunti ng mga basura, pero hindi katulad dati
nung talagang, naalala nyo ba yung first time na nagkaroon ng excavator dito sa mga Baywalk Manila Bay? Yung tipak na kinuhaan nung excavator sa ilalim ng tubig, kinalkal natin, sobra-sobra, purong basura lang siya. Eh, kung makikita natin, ito yung kauhukay lang ngayon ito. Tapos, nakikita nyo, sobrang basura talaga siya. Eh, no? Grabe, di ba? Ngayon makikita talaga natin na gaano ka-importante itong mga dineploy nila ng mga backhoe, mga excavator na to, ng mga heavy machines na to. Kasi, grabe oh, paano mo bubungkalin ito? Nakuha to, dun banda sa may tubig. So hindi mo yan mabubungkal na mag-isa. Okay, kahit na languyin mo yan, hindi mo yan mabubungkal basta-basta. Eh no, grabe, puro basura. Tingnan pa natin dito ah. And, eto, isang tipak to na nahukay ni Kuya. Kung makikita nyo. Pero ngayon, makikita natin. Ayan, burak, tapos buhangin. Okay? Ayan yung nakikita natin sa mga nahuhukay nila. Okay? Medyo pamasama-sapa nga siya eh. Oh. Ayan, bago daw yan daling ilagay sa truck, is patutuyuin muna siya. Kasi syempre, pagkabasa siya, mabigat yan eh. So, mas mahirapan sila. So, para mas madali siya i-transfer, kailangan muna siyang patuyuin dito, saka siya akutin sa truck. Dadalhin sa kung saan-saan lugar, iba't iba. Okay? Okay guys, yan ang aganapan dito ngayon sa Baywalk Manila Bay. Dito mismo sa dredging area, dito sa may US Embassy side. And tignan naman natin, kumusta naman yung Baywalk mismo, yung kabaan ng Baywalk. Kung malinis ba, at kung meron bang volunteer na makikita tayo ngayong araw na to. Yan ang uli. Diba? Oo. Diba, yan ang hirap sa atin eh. Diba? Ay nako, pinapaganda ang lugar, ang bayan. Tapos, harap-harapan, binabastos naman. Okay? So, sige. Punta na tayo sa Paseco Beach.